Ayan, kablam na. Magandang hapon sa inyong lahat at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan. So, ayan o. Content natin ngayon, magpo-food trip tayo dun sa bundok, sa bukid. At yung ulam natin, dito namin niluluto, no? Itong paa ng manok. Ayan. Dito namin niluluto kasi baka umulan doon. Umulan. Sama natin dito si... Si nga ni mo? Si Bungog? Ah, mahihayin pa sa camera. Oo. Luto muna tayo. Yun sa giadyo may nimog. Dog mo ko. Ayan guys. Ayan, ito yung ulam natin. Excuse me. Lunod natin to. Pinatisang tikil. Ayan. Nandito na. Ayan na. Ayan. Ayan na yung paa ng manok. Bale, parang uulan. So, dito na kami nagluluto. Dun sana kami sa bundok magluto, kaso lang parang uulan. Kasama natin. Oh, hintayin na natin na maluto. So, balik na tayo mamaya. A few moments later. At dahil luto na nga itong ating pinatisang paa ng manok, eh, pupunta na tayo dun sa bukid at ilalagay ko na ito dito. Oh. Ano po bang kulang? Baka makalimutan natin dati, no? So, wala na talaga nakalimutan. Tara. Ayan. Kablam na. At andito na kami sa bundok kung saan dito kami magpo-food trip. O bale, makikita natin dito yung karagatan. Ayan. At doon banda makikita natin yung syudad. Oh, maghahanap sila ng ano. Dito ko, ulo or dito, teleko. Ansan? Oh, na bitay daw saging dito. Oh, ayan. At so ilang taon ko na rin hindi napasyalan to dito, no? Ilang taon na. So, maraming nagbabago sa bundok natin. So, ayun, no? Kung makikita nyo, ayan. Kalsada na, ayan. So, ayun, no? May piniyak na yung, ano, bundok. So, dito tayo kakain. Sa simpleng ulam natin, masaya yung pagkain natin kasi andito tayo sa magandang lugar kung saan presko yung hangin, ano? Napaka-presko yung hangin dito. Oh, may bahay na pala dun. Ayun, oh. Yan, bahay na yan. Oh,
Ayan pa, marami ng bahay dito. Dati dito kami nanguha ng mga kahoy para ibenta namin. Pero yung mga kahoy na kinuha namin dito, yung mga patay na. Sana may mahanap sila na dako ng saging. Kasi ang ganda dito. Diyan. Diyan tayo kakain. Yan yung tower. Yan. Yan. Dito kami nang uhuli ng mga ibon. O naghahanap kami dito ng mga gagamba. Dati yun. So, wala na. Itong bundok na to, marami nang nakatayo na bahay. Kumbaga, bulabog na rin sa mga ibon. Kasi nag-aalaga din kami ng ibon dati. Kaya nanguhuli kami. Ayan, wala pa sila. Ano, may daan pa. Oo nga pala guys, no? Ayan o. Kung nakikita nyo yung ano, karagatan natin, namumuti pa. Ibig sabihin, malalakas pa yung alon. Shout out sa mga sumulong na ng mga mangingisda kanina. So, ang titibay ng loob. Kasi kapag ano, wala ka talagang makain eh. So, and guys, papakita ko sa inyo mamaya yung pag-iba ng dagat, no? Pag-iba ng kulay. Dahil nga sa tambak, gagawing kalsada, tinambakan yung dagat. Ayan, nag-iiba yung kulay. Ayan. Ayun, kain muna kami dito. Oh, yung ulam nga pala natin. Oh, ito yung paa ng manok. Ayan, tapos na po kaming kumain. Dahil nga malakas pa yung alon, hindi pa tayo makapag-fishing.
sana humina na bukas para makapag-fishing tayo. At kapag malinaw na yung dagat, yan, kukuha tayo ng hipon. Masayang taginaw. Kukuha po kami ng hipon para pamain. Dahil effective po yung hipon na pamain sa panglabjog. Traditional po yan. Yan po yung unang gamit ng mga tao dito sa paghuhuli ng isda, yung labjog. Dikin! Ayaw ito dikin! Pahinga muna tayo saglit kasi nabusog pa tayo. Ayan, at kukunin na natin yung kahoy. Asang kahoy, Ken? Boss. Hindi mo na maarang. Loh. Tapos, ano? Doon na lang tayo magkita sa kung saan nilagay yung kahoy. O, tara. A few moments later. So ayun, at andito na po tayo sa bahay, ano. Hindi natin nakunan yung pagkuha namin sa dun sa kahoy na gagamitin ko sa paglilitsyon. Ano, maglilitsyon ako dahil meron po akong parapol. So dito ko muna to puputulin tong video na to, at sana nagustuhan nyo yung pag kain namin doon sa bundok, no? At kung nagustuhan mo itong video na to, eh huwag nang kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated. So okay, at pinapawisan ako kasi pinasan ko yung kahoy. So maraming kahoy yung kinuha namin. At dito ko natatapusin to. Maraming salamat sa panonood at paalam.